sa pag-akit noon sa light flyweight division ng Tinaguriang ahas na si Donnie Nietes. Agad nitong nasungkit ang WBO world title sa loob lamang ng isang taon. Hindi nakita marahil noon ni Nietes na ito na pala ang umpisa ng pagbasag niya sa isang record sa kasaysayan ng boxing na hawak ng isang alamat. Bukod kasi sa ididepensa niya ang kanyang korona sa light flyweight, tangan niya rin ang WBO World Minimum Weight Belt na nakuha nito noong 2007. At sa mga dadaanan niya, isang boksingero ang nagpahirap sa dapat sanang malinis na lalakaran niyang title reign. Ito ay ang bata ng veteranong boksingero si Marco Antonio Barrera na si Moises Moy Fuentes. At tulad ng tinaguriang babyface assassin, hindi makikitaan ang pag-atras si Fuentes sa bawat makakaharap sa ibabaw ng lona. At tila nakatingin lang sa salamin ang tinaguriang ahas dahil pagiging mautak din sa laban ang nagiging mas madalas na laruan ni Fuentes. Kaya naman ang naging unang pagkaharap ng dalawang boksingero noong 2013 ay inauwi lamang sa draw. Bagamat nadepensahan ang mga titulo ni Nietes, hindi kontento ang kapo ni Fuentes pati na mismong si Barrera sa kinalabasang resulta ng laban. Kaya naman matapos lamang ang isang taon ay isang rematch ang ikinasa para matuldukan na kung sino ba talaga ang magiging hari ng WBO light flyweight division. Sa nagdaang isang taon, inukit ni Moises Fuentes ang tatlong sunod na panalo habang si Nietes naman ay isa lamang ang nakalaban bago ang kanilang pagtutuos. Sa tingin ng karamihan ay lamang si Fuentes sa magiging duelo nila ni Nietes. Kahit na si Hilaw sa kartada, sapat na ang pakikipagtag-iisa nito ng kabao sa mga nagdaang panahon bago ang inaasahang pagtatagpo nila ni Ahas. At dahil napahinga ang katawan ni Nietes sa hindi nito paglaban ng madalas, tiyak na ring rust ang aabuti nito kapag nagharap na sila sa loob ng ring. Ngunit ang hindi nila alam, ang pagkalma sa katawang pandigma ni Nietes ang magiging susi para mas lalong tumagal ang lakas at hangin nito pagdating ng araw ng pakikipagtagisan ng kamao ng dalawa. At para malaman ang mga nangyari sa bakbakan, mga kabrader, ating tunghayan ang muling naging pagkaharap nila Donnie Ahas Nietes kontra kay Moises Moy Fuentes. May mga paunang banat agad na baon si Fuentes sa laban. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. Binabasa naman muna ni Nietes ang mga galawan ni Fuentes. Kahit pa mas agresibo ang Mexicano, ay hindi basta tumutuklaw ang ahas. Tila hindi nababahala si Fuentes kahit nagsisimula ng lumapat ang mga hagupit ng kamao ni Nietes. Tuloy pa rin ang ginagawang pagsugod ng Mexican fighter kay Nietes habang magandang depensa naman at kumukonekt ang mga suntok ang pambawi ng tinaguriang ahas. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It's
starts at any time you like. And ends in just a win. Kahit pamukha si Fuentes ang lumalamang sa laban, karamihan ng mga suntok nito ang nasasalag ni Nietes. Lalo pang pinahirapan ng Ahas ang Mehikanong mandirigma sa paggamit ni Nietes ng counterpunches na dagdag pangontra sa ginagawang pangungulit ni Fuentes. Napuno na si Nietes sa katunggali dahil siya naman ngayon ang abala sa pagsugod. Hindi rin naman matatawaran ang ipinakikita ni Fuentes sa bakbakan, katulad ng mga ipinamalas noon ng mentor nitong si Barrera. Kita nang nahihirapan ng ipagsabayan sa Fuentes dahil na rin sa sinapit ito sa mga kamaon ni Nietes. Kontrolado ni Nietes ang takbo ng laro. Nagbunga ang hindi pag-abuso sa katawan gawa ng pakikipagbakbakan. Animoy umpisa pa lang ng laban ng kondisyon. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. Ibang Nietes na ang hinaharap ngayon ni Fuentes. Sa lakas at ring IQ, ay halatang di sapat ang tatlong labang panalo ng Mexican fighter sa mga ginawang pagtuklaw ng aha sa loob ng ring. Kahit pa nabawasan ng 1 puntos, ay tuluyan ang dinominan ni Nietes si Fuentes sa round 9 para tuluyan tuldukan ang pagdudutang siya talaga ang dapat maging kampyon ng WBO light flyweight title via knockout.
Mga kabrader, sa napanood yung laban, sa tingin nyo ba ay kaya pa ng Ahas na maging kampyon? At basagin ulit ang record na hawak nito. Itaan mo na sa comment section kung umabot ka sa dulo para mapag-usapan. Kabrader!